Mga kaibigan, nagbabalik po ang unang balita. Ernesto Jocno nagbitiw na bilang direktor ng Bureau of Corrections at tapos ang kontrobersyal paglabas sa bilibid ni dating Batangas Governor Antonio Leviste. Pinapurihan naman ni Pangulong Noynoy Aquino si Jocno na posible raw italaga sa ibang pwesto. Darito ang report ni Jamsi Sante. Nagpapasalamat ako kay Director Jocno sa kanyang naging serbisyo at sa kanyang delikadesa sa pagbitiw. Sa biglang ay pinatawag na presko na ito sa palasyo. Inanunsyo ni Pangulong Noynoy Aquino na nagbitiw na bilang Director ng Bureau of Corrections si Ernesto Jocno. Kaugnayan sa pagkakahuli kay dating Governor Jose Antonio Leviste sa labas ng New Bilibid Prison kahit may binubuno pang sintensya. Ayon sa Pangulo, nagsumite ng irrevocable resignation si Jocno. Bago nito, naghain ng leave of absence si Jocno sa paggulong na investigasyon ng DOJ fact-finding panel kaugnay sa paglabas ng bilibid ni Leviste. At sa pagharap ni Jocno sa naturang investigasyon, iginiit niyang limitado lang daw sa policy making ang kanyang trabaho kaya hindi raw siya, kundi iba pang opisyal ng bilibid ang dapat sisihin. Hindi naman daw isinasara ng Pangulo ang posibilidad na italaga niya sa ibang posisyon si Jocno, na minsan ay nagsilbing deputy director ng Noy Western Police District. Pero giit ng Pangulo, hindi niya raw palalampasin ang sino mang nagkulang sa tungkulin, kaibigan man niya o hindi. Tanging ang interest lamang ng mga mamayan ang tumitimon sa ating mga desisyon at hindi augnayan o pakikipagkaibigan kanino man. Sa ngayon, tumanggi muna magsalita si Jocno kaugnay ng kanyang pagbibitiw. Tingin naman ni Justice Secretary Laila De Lima. I think it's the most honorable and selfless way to address the issue. You know, graceful exit. Nakausap na rin ni Pangulong Aquino ang posibleng pumalit kay Jocno, pero sa ngayon ay hindi pa pinal ang pagtanggap nito sa pwesto. Para sa unang balita, Jamsi Sante reporting. Mga panukalang gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas, nakatakdang talakayin sa Kamara bukas. Isa pa ang Pilipinas sa tatlong bansa sa buong mundo na walang diborsyo. Darito ang report ni Sherry Ann Torres. Lumabas sa isang referendum na maraming taga Malta ang pabor sa diborsyo. Kaya naman nakasalalay na ngayon sa kanilang parliament kung tuluyan na itong gagawing legal. Pag nagkataon, Pilipinas na lang at ang city-state ng Vatican ang matitirang bansa sa buong mundo kung saan walang diborsyo. Pero maging sa Pilipinas, isinusulong na ng ilang mga mambabatas ang pagsasaligal nito. Sa House Bill 1799 ni Gabriela Party List Representatives Luz Viminda Ilagan at Emmy De Jesus, maaaring payaga magdiborsyo ang mag-asawa kung 2 taon nang aprobado ang kanilang legal separation o kung annulled na sila. Gayun din kung hiwalay na sila mag-asawa na may 5 taon, kung wala ng pag-asang magkabalikan pa sila, kung mapapatunayang psychologically incapacitated ang isa sa mag-asawa at kung may irreconcilable differences. Sa totoo lang, eroded na nga yung families. May problema talaga, tanggapin natin. At maraming pumasok sa marriage na hindi handa o kaya nagkamali. Sa House Bill 4368 naman na magkapatid na sina Representatives Rufus at Maximo Rodriguez, isinusulong ang pagkilala ng pamahalaan sa mga diborsyong pinasok na isang dayuhan na balak muli magpakasal sa isang Pilipino. Sa ngayon, hati ang mga kongresista sa issue. I may just say, I myself am in favor of it. Very difficult to let two people who cannot live together, continue to live together. Hindi ako pabor sa divorce bill. Bakit? Katulad ko, isang politician, yung pangit yung watak-watak yung pamilya mo at masira yung pamilya mo. Ngayon palang kontra na ang Simbahang Katoliko sa mga panukala. It doesn't really mean that something agreed upon by 90% of countries is morally good. Para sa unang balita, Sherry Ann Torres reporting. Muli pong nagpaalala ang Department of Education na hindi maaaring mangolekta ang mga public school maliban na lang sa ilang bayarin mula grade 5 hanggang high school. Pero sa lalawigan ng Camarines Sur, wala nang dapat problemahin ang mga magulang dahil sagot na po ng Kapitolyo ang mga bayarin. Narito ang report ni Cesar Apolinario. 30 pesos na crayons na lang ang nabili ni Aling Martina matapos mapunta sa bayarin sa enrollment ng anak ang dapat sanay 300 pisong budget niya para sa school supplies ng bata. Pero kailangan bayaran talaga daw. Opo. Kung hindi bayaran, ano mangyayari? Hindi makapasok yung bata po.
Paliwanag ng principal ng San Diego Elementary School, legal daw itong bayarin dahil utang umano ito noong nakarang school year para sa test papers at iba pang dokumento, pati Boy Scout fee at Red Cross fee. Yung mga binabayaran naman ng tinatawag natin mga authorized contribution, ayun naman po ay kung kailan sila makakaluwag sa kanila, kung pwede naman silang magbayad. Anytime naman of the year po, it's not in the opening. Batay sa Memorandum 41 ng DepEd, walang dapat bayaran ang mga estudyante sa pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang grade 4. Pero may ilan namang pinapayagang kolektahin mula grade 5 hanggang 4th year high school. Basta hindi dapat sapilitan at sa Agosto na kokolektahin para di sabay sa gastos ngayong pasukan. Pero sa probinsya ng Camarines Sur, wala raw ni singkong pinababayaran sa mga estudyante. Ang lokal na pamahalaan kasi ang sasagot sa lahat ng mga pahihintulutang bayarin ng DepEd. Pinatunayan natin yung programa natin sa probinsya na talagang scholarship no collection policy. This school year mapapatupad na at matagal ko na po inumpisan to. Kaya lang hindi na-implement ng maayos. Pero hindi lahat ng lokal na pamahalaan kayang gawin ito. Mahirap naman kasi na magsabi kami na gano'n. Kung best, appeal na lang siguro sa amin sa ito. Kung kaya nilang isubsidize. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Pinagsamang pwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno patuloy na nagsasagawa ng anti-spinning operation sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At may live report si Lava Nouvelle. Love. Igan, tuloy-tuloy nga itong anti-speeding campaign na pinangungunahan ng LTO, LTFRB at DOTC at lalo nilang tinututukan yung mga reckless drivers natin na sa mga bus at mga jeepney. Ano? Kanina nga 3:30 ng umaga, nag-umpisa na po silang manghuli dito sa area at yun nga po yung karampatang limit nga lang po ng bilis ng inyong mga sasakyan ay 60 km per hour. Ating po mga penalty mga kapuso ay ang ating pong first offense ay 30 days po suspension ng kanila mga prangkisa. Ang pangalawang offense po ay 6 months sa suspension. At ang third offense naman po ay isang taong pagkasuspinde ng kanilang prangkisa kasama na po ang lisensya. Paalala po ng ating consultant si DOTC Alberto Swansing at meron din po siyang mensahe para sa ating mga motorista dito po sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Huhulihin ba sila kung hindi sila mabilis pagpatakbo, di ba? Mainly mga public utility vehicles, yung mga bus at yung mga jeepneys. No? Kasi marami pa rin mga matutulin magpatakbo rito sa Commonwealth. Eh. Yan ang bukod sa matulin, reckless driving yan. Eh. Nag-weaving sila ng lanes. Eh. In and out ng lanes. Kaya yan ang mga delikado. Eh. Nagkakarera sila. Eh. Hanggat hindi tumitinoo yung mga drivers pagmamaneho nila, hindi titigilan ng DOTC ang gagawin na panguhuli sa mga public utility vehicle drivers. Ating mga motoristang nagdaraan dito sa Commonwealth Avenue ay naku po, huwag na ho tayong maging pasaway. Sumunod na lamang po tayo sa ating mga batas trapiko. Igan? Maraming salamat, Lava Nouvelle. Sa ating hirit panahon, patuloy po na binabantayan ng pag-asa ang namumuong sama ng panahon sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ang low pressure area ay namataan sa layong 450 kilometro kanlura ng Baguio City. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Makakaranas din ng pulupulong pag-ulan ang iba pang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. President Barack Obama nag-alay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier sa Virginia sa Amerika. Yan ay bilang pagpupugay sa mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa kanilang bansa. Sa kanyang talumpati sa paggunita sa Memorial Day, ipinarating ng Pangulo ang kanyang pakikiisa sa mga pamilyang naulila ng mga sundalong nasawi sa digmaan. Mahigit 4,400 U.S. service members ang namatay sa Iraq mula taong 2003. Halos 1,500 naman ang namatay sa Afghanistan. Buhawi sa dagat o water spout sa New South Wales sa Australia, kuhang-kuha sa video. Sa kuha po ito, makikitang nagmistula itong fountain sa gitna ng karagatan. Paliwanag ng mga eksperto, nabubuo ang water spout kapag nagsalpukan ang malamig na hangin mula sa himpapawid
patungo sa mainit na hangin malapit sa dagat. At tulad ng buhawi sa lupa, malakas din ang ikot ng hangin sa waterspout na aabot sa 100 kilometers per hour. Posible rin daw may nahigop itong mga isda at iba pang lamang dagat. Amazing balita! Floating restaurant, bagong pinagmamalaking tourist attraction sa lalawigan ng Aurora. Tiyak daw na may enjoy ito ng mga bakasyonista dahil sa kakaibang experience na hatid nito. Narito ang report. Ito ang literal na food trip. Pagkain sa isang restaurant na lumulutang. Yan ang Baler Bay Cruise na itinuturing na kauna-unahang Trimaran floating restaurant sa bansa. Trimaran o ibig sabihin, tatlong bangka ang nagpapalutang dito. Huwag naman daw mag-alala dahil ligtas daw ito. Gawa sa bakal at fiberglass ang floating resto at kayang magsakay ng hanggang 60 tao kabilang na ang crew. At dahil open space lang na may bubong, feel na feel mo ang hangin at dagat. Kaya naman hindi lang sikmura mo ang mabubusog, kundi pati na ang inyong mga mata sa dami ng matatanaw. May 2 oras din kasi ang balik ang biyahe mula sa pier patungo sa magagandang isla ng Baler Bay. At habang nakasakay, masasaksihan nyo rin ang iba pang tourist attraction sa Aurora tulad ng surfing. Sulit naman daw ang 3 milyong pisong inilabas ng lalawigan para sa proyekto dahil trabaho ang katumbas nito para sa mga taga-Aurora. So mga 4 na barangay masasakop ng project. So maraming makikinabang dito. Maraming mabibigyan ng trabaho. Wala pang aprobadong entrance fee ang Baler Bay Cruise, pero inaasang nasa 100 piso lang ito kada tao. Hindi pa kasama ang chibog. Pwede rin itong upahan, 4,000 piso kada 2 oras. Sa dami nga raw ng gustong sumubok, marami nang nagpa-schedule ng biyahe bago pa man ito maging fully operational sa Hunyo. Para sa Unang Balita, Chino Gaston reporting. Later sa Showbiz Balita ay atin na ating morning kachikang si Luan D. Luan. Salamat Egan. Hip-hop star na si Sean Kingston nasa stable condition na matapos sumaksidente sa Miami. Isinugod sa ospital si Sean matapos sumalpok sa tulay ang sinasakyan niyang jet ski sa Miami Beach. Nagpapasalamat naman ang pamilya ng music artist sa lahat ng mga nagdasal at nagbigay ng suporta sa kanila sa gitna ng pinagdaraanan nilang pagsubok. Hindi naman idinetalya sa media kung ano ang injuries ni Sean. Una sumikat ang Jamaican race singer sa hit song niyang Beautiful Girls noong 2007. Colombian popstar na si Shakira nakisaya sa pagdiriwang ng kampiyonato ng football club sa Barcelona sa European Cup. Sa celebration na ginanap sa Spain, present ang international singer para suportahan ang kanyang boyfriend na si Gerard Pique na isa sa mga player ng koponan. Tinawag pa niya si Gerard at teammates nito on stage para makisayaw sa kanya. Game naman nakisaya ang players habang todo enjoy naman ang kanilang fans. March 2011 nang kumpirmahin nila Shakira at Gerard ang kanilang relasyon sa publiko. Simula pa lang yan ang ating chikahan. I'll be back for more. At ang hirit namin mamaya, rider patay matapos tumilapon sa sinasakyang motorsiklo sa Makati. At 2 motorsiklo nagsalpukan sa Gamo Isabela, 3 sugatan. Puntahan na po natin sina Edolyn at Susan.